guys, no, kung makikita nyo po, hawak ko po ngayon yung ano, screen. Yun. Talagang kahoy lang, kahoy siya, no, kasi hindi po siya aluminum. Lasang asin, sapon. Mas maganda po kasi yung ganito lang, kasi yung gantakya. Ayan, talagang ano siya, okay. Tapos minsan kasi, naglalagay pa rin siya ng pako. Ayan, lilinisin niya muna. Lilinisin niya doon sa labas. Kasi nagkaroon po ng ano, alikabok. Naka-stack po kasi rito, 2 days na. So, ngayon, gagawin niya ngayon is lilinisin niya muna, sasabunin, ganun. Para matanggal yung mga alikabok, ano. Kasi importante po yun para yung screen po hindi po mababara. At pag nag-contact po ng design is wala pong mga butas-butas. Para siyempre mabuo po yung design. So, ganun po kamasilan kahit buhangin lang po. Pag nagkaroon po ng mga buha-buhangin, once po na nag-expose, hindi po mabubuo yung image. Kaya yun, nilinis niya muna, no? So, yung hinanda niyang ano, dito yung i-expose namin is nakahanda na po. Ayan, inaayos niya lang po yung ano, yung screen. So ganun din po yung gagawin niya, no. Pang cover lang din po. So antayin po natin, ginagawa niya na po. Nililinis lang po, nililinis niya. So dito po kasi yung ano, yung pwesto niya. Medyo ano lang kasi masikip eh, na pag maraming gawa tulad nung nakaraan, sayang di ko na videohan talagang meron po kasi dito nag-ano, nagpa-imprinta ng bag. Yung parang shoulder bag siya na pwede siyang ano, ka-size po siya ng 14 inches na laptop, ganun. Talagang ang dami kasi 1,000 siya. Talagang ano rito, tambak. Pagpasok ko sa pinto eh, nagulat ako na tambak talaga. Biroy mo naman 1,000. Tapos siyempre bag yun eh, ang makapal. So, naglagay nga lang kami rito ng ano eh, ng 500, talagang apaw na. Kumbaga, halos wala nang ano, wala nang magalawan kasi ayun nga, marami. Pero kung ano lang yung mga maninipis, parang mga card lang ganyan, cooling card. Kahit isang million pa hindi ito mapupuno. Pero yung bag na ginawa niya nung last week na 1,000 kasi, kaya sobrang ano, sobrang dami. So tara guys, tapos na siya maglinis, no. Ngayon patutuyuin niya po. Bali ang gagamitin niya ngayon is blower, yung mainit para mabilis po matuyo yung ano, yung ating screen. Ayun. Talagang tiyagaan po. Siyempre lahat naman po ng trabaho is tiyaga natin. Wala namang trabaho po na madaling-madali talaga. Lahat po talaga may mga challenge. So, tara, tingnan po natin. Ayan. Kung maririnig nyo po, mayroon tumunog. So, yun na po yun. Binuglower na po niya yung ano, screen. Para matuyo yung tubig kasi hinugasan niya kanina. Hello guys, ayan na bali. Ito po yung ating contact table, ano. Dito po natin ini-expose yung cell screen. So, kung makikita nyo po is mayroon po siyang design. Nagiga magulo. No? Ayan, inaayos na po ng magagawa. Yun, ano lang kasi nabaliktad po yung ano, yung ating design. Yun. Inayos niya lang po, no. Ito medyo okay-okay siya kasi English Arabic po siya. Medyo mayroon po tayong laban dito. Kalahati English, kalahati Arabic. So, dito po kami nag-expose para itong design is malipat po roon sa ano, sa cell screen. Kung saan po niya gagamitin mamaya sa trabaho. Yan, pre-prepare niya lang po yan. Naka-prepare na po, no? Para pag okay na po yung cell screen,
Ayan. Bali. Ayan, medyo marami po siyang ilaw. Pero hindi naman niya gumagana lahat. Kasi pag pinagana lahat yan, lusaw. So ayan na po, no, kung mapapansin nyo is nyano nga ng blower yung ano, screen. Kasi nga po, yun yung hinugasan niya. Talagang nililinis niya muna bago gamitin yung screen. Kasi nagkaroon po kasi ng buhangin. So hindi po mabubuo yung ano, yung design pag once po na madumi yung screen. Ganun po kasi sensitive yung ating trabaho nito. Although lahat naman ng ano pag sa screen talagang pag mag-expose ka dapat malinis para wala siyang ano, wala kang butas-butas. So ngayon guys, bali tuyo na po yung ating screen, ano. Ayan. Lalagyan niya po niya ng ano, ng chemical. So, yan na po yan, yung chemical po para. Ano nga lang po ginagawa to? Ayan. Ayan. Pag hindi nyo po yan nilagyan ng chemical, no, hindi po natin ma-expose yung ano, kumbaga, yung screen. So, kailangan talaga mayroong chemical. Tingnan nyo guys, no, talagang inaayos niya para pantay po yung ano, yung bigay po, no. So kasi nga manual yun talaga, pag manual ganun lang ginagawa, manual po kasi siya. Ayan, so both side po talagang dapat ano, kakayo rin ng ayos. So pagkatapos niyang lagyan yan, siyempre patutuyuan din po yan. Ay blow blower niya rin po bago i-expose. Kasi pag bagang ano, masangsang, malupit. Ayan, bali nililinis niya mga gilid-gilid, yung mga makakapal. So ayan, i-blow blower niya agad, i-blow blower niya uli, no? Pinapatuyo niya. So yung blower niya, no, hindi lang yung hangin, talagang mayroon po siyang init. May painit sa init, mainit para ano, matutuyo agad. Kasi pag nasobran din po yan, no, na-expose sa ilaw, nasisira din. Kaya parang ano nga, may ano din yan, may sistema din. Siyempre sa mga marurunong dyan, alam po nila yun kung ano kung ibig kong sabihin. Patutuyo eh. Ayan, hindi naman pwedeng bara-bara yung paglinis ng screen kasi nga pag medyo barado yung, hindi maayos yung ano, yung design, hindi rin mabubuo, kaya kailangan talaga maganda yung pagkalinis ng screen. Ayan, medyo patuyo na siya, so maya-maya lang i-expose na po namin doon. Okay. So ayan guys, no, ready na po yung ating i-expose. Ayan. Kung makikita nyo po, tatakpan lang po yan ng papel, siyempre para ano po siya, ma-pre-press po siya, no, ng maayos yung cell screen. Ayan, papunta sa design. Ayan, importante po kasi yan na talagang hapit na hapit para pag once po na pinailaw po yung ilaw, no, wala po siyang singaw. O tingnan nyo naman, talagang dinadaganan pa para lang ano, makuha po yung tamang ano. Yeah. Ayan. Kam kiloan. So ayan, pinailaw na po yung ilaw. So ayan, marami siyang ilaw pero hindi pinapagana lahat kasi sobrang init po pag malapit po kasi, masyadong malapit.
So ganun lang po siya. Normal na ilaw lang po, no? Yung gamit natin. So ayan, 3 minutes po 'yan. 3 minutes po siya pag exposure niya. Tapos after po ng expose is huhugasan na po siya. Normal lang din po na tubig. Wala po siyang halong chemical. Yun, normal lang po. So hindi na kailangan ng chemical para i-develop yung in-expose niya. So ganun lang po. Ganun lang po siya kadali, no. So antayin po natin maya-maya, ipapakita po namin kung paano ayan, hugasan, paano i-develop yung screen na yan after po ng 3 minutes. So okay. So dito na tayo guys sa ano, sa paglilinis ng ano ng screen. So ayan lang po, no. Inaanon lang po niya ng tubig. Ganun lang po. Para mabutas po, no, yung design. So ayan, tapos na po tayo. Ayan, ang gagawin na naman nito is patutuyuin para ano, siyempre gawin na naman po yung trabaho. Okay. Ayan, pagkatapos na patuyuin, siyempre i-re-ready na rin po niya yung next na job. Ano na po niya? Dito naman po yan gagawin sa gamitin nito. Table. Dito po yung table mo. Napakakinis. Grabe. Hello. Ayun. Bali, tapos na naman ang ating trabaho ngayon, no? Ayan, sa isinert ko kanina. Sa cell screen. So ayun, talagang manual lang po kami dito. Wala po kaming automatic na machine para po sa ano, cell screen. Talagang tiyagaan, minamanual po namin. So meron naman po kami dati yung ano, yung pang-tarpaulin. Yun. LUTs format. Yun, meron po kami. Kaso hindi pa nga nabubuo kasi bago lang po itong pwesto ngayon. So ayan, sana po ay meron po kayong natutunan, no, sa counting share ko sa inyo. So maraming salamat po ulit sa lahat po ng aking mga kaibigan at sa mga baguhan pa po dyan. So maraming salamat po na lagi po kayo nandyan at nagsusupport po sa aking channel. So yun, nakita-kits po ulit tayo sa aking next video, no. So maraming salamat po. Mag-iingat po tayo lagi. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye!